in for those who want to release it again. Quiet, I'm in class. Say hi to them. Ayaw mo. Bye-bye. See you later. Sorry for that. Okay. So, nasa na ba ako? Nawawala talaga ako pag lumalabas na si Toto. So, for this morning, we'll focus more on interest rate risk. So, just like in the previous discussions, i-save ko to sa YouTube, yung recording, pardon sa mga gustong mag-review or hindi naka-attend. And i-share ko pala. Hindi ko alam kung nililoko lang nila ako. Ha. Pero may mga nagme-message sa akin sa Facebook at saka mga nagko-comment doon sa YouTube video mismo na hindi taga-Kabsu, na pinapanood nila dahil nagre-review daw sila pardon sa midterm at saka finals nila. Sobra akong natatouch. okay. So, okay. So, natutuwa naman ako na meron pala talaga siyang added value. Hindi lang sa atin, pati doon sa mga outside of CBSU, outside of our section. Merong isang taga-CBSU ganda nagsabi sa akin na hindi ko daw siya student, pero nagre-review din siya using our discussions. So, nakakatawa naman. So, I hope meron ding value sa inyo yung mga recording natin. Especially if you are reviewing for your midterms. So, kung gusto nyo balikan, halimbawa nasa kabilang sem na kayo, tapos meron kayong topic doon na related sa discussion at ngayon, pwede nyo siguro balikan para mas ma-review nyo. Okay, so for this morning, we'll be discussing interest rate risk and our objective today is to identify opportunities to reduce interest rate exposure. So kung maaalala nyo, pinag-usapan natin simula ng semester na hindi natin talaga mawawala ang exposure at saka risk sa interest rate. But there are opportunities to reduce yung exposure or yung risk. So yun yung una natin aalamin this morning. And then after that, we'll try to find ways on how we can manage interest rate risk through this financial instruments, FRA, futures, and swap. So sabi nga natin kanina, hindi mo siya maiiwasan ultimately, pero pwede mo siyang bawasan. Pag nabawasan mo na, ngayon meron ka pang pwedeng i-apply ng mga financial instruments para mas ma-manage mo yung interest rate risk. So those are forward rate agreements, futures, and swaps. And then after those three, pag-uusapan din natin yung interest rate options kasi isa pa siyang vehicle para pwede natin gamitin para ma-manage din natin yung ating interest rate risk. Okay. So sabi nga natin, although the business of hedging usually involves derivatives, it is possible to rearrange activities to minimize interest rate exposure. So kung yung iba, hindi kasi, may mga iba kasing financial managers or even business owners na hindi fan ng derivatives. Either hindi nila masyado naiintindihan or hindi feeling nila risky din yung instrument na yon, so hindi na lang nila gagamitin altogether. So that means may mga iba tayong mga activities na pwedeng gawin aside from those para at least mabawasan yung ating exposure. Depende kung ano yung approach ng organization, pwedeng internally gumawa na sila ng mga sarili nilang strategy or pwede rin naman silang mag-avail ng mga interest rate derivatives na pag-uusapan natin this morning. So, paano na ba natin babawasan yung exposure? So, kung halimbawa, yung pinag-usapan natin previously, diba, naging topic natin yung risk ng COVID-19 infection. Noon hanggang ngayon, meron pa rin naman ng risk. Pero, at I believe this time, alam na natin kung paano babawasan yung exposure, diba? Paano babawasan yung exposure sa COVID-19? Top of mind. Mabilisan lang. Paano babawasan yung exposure? Face mask po, sir. Face mask, very good. Tapos ito, yung mga online setting, kung kaya nyo mag-online. Si Patricia nagsamagot siya ng face mask, tapos bigla siyang umubo. Hindi. So face mask, itong mga online setting, limit pa rin natin yung pagpunta doon sa mga enclosed area na maraming tao. Tapos kung hindi maiiwasan, kasi halimbawa sa marketplace, so at least sana open air para hindi nakakulog yung anumang potential virus na pwedeng makuha din sa area na yun. So, similarly, with interest rate risk, may mga pwede tayong gawin para ma-reduce yung ating exposure. Merong lima na techniques na i-share ako sa inyo for this morning. These are global cash netting or in-house bank, intercompany lending, pwede ring embedded options and debt,
changes to payment schedules. Ito yung I think pinakamadali, and then asset liability management. So kahit na possible na gawin natin yung interest rate exposure ng walang derivatives, parang madali kasi internal lang, company-company lang yung kausap mo. May mga kailangan ka pa rin bantayan kasi pag tumatawid ng ibang bansa, may mga legal, tax, and regulatory implications or ramifications. So kailangan, kung gagawin mo to, aware ka rin dun sa mga legal implications kasi baka mamaya masabihan ka na tax evader. So syempre ayaw mo naman mangyari lang. Let's start with global cash netting. So ano ba yung global cash netting? So kung yung organization kasi is a multinational enterprise, anyone who can give me an example of a multinational enterprise? Para malaman ko na familiar kayo kung ano ba yung ibig sabihin ng multinational enterprise. Okay, tanongin nga natin si Christine, Christine Javier. Ay, andyan ka pala sa video. Yes, Christine, hi. Can you give me an example of a multinational enterprise? Multinational enterprise. Wala, Christine. Sige, hingi tayo ng tulong kay ano. Ayan, si Jiro nag-volunteer. Yes, Jiro. Hello po, sir. Rinig po. Yes, yes. Rinig na rinig namin ang ayong Mr. DJ na boses. Ano po sir, yung multi-international enterprise po, yung company po na matatagpuan po sa mga iba't ibang bansa po. So ano yung isang example nitong multinational enterprise? Yung McDonald's sir. Parang McDonald's, ganun. Yes. Okay, Apple, ganun. Oo. Isa-isa lang, ang dami mo ng example. Ay, Maureen. Sorry po. Thank you, Maureen. Anong example mabibigay mo? Thank you, Jopet. Coca-Cola, sabi ni Amanda. Maureen, yes? Yes, Maureen. Baka wala kang mic. Hindi kita namin ang reunion. Amazon po, sir. Amazon. Okay. Microsoft, yes. So, actually, lumayo pa nga na lumayo. Ang dami dito sa Philippines yung mga ginagamit nyo ng mga fast-moving consumer goods. Yung mga Unilever, Procter & Gamble, yung mga yan. Mga multinational enterprises. So bakit ba natin tinanong kung ano ang example ng mga multinational enterprises? Sila kasi yung kadalasan pwedeng gumamit ng global cash netting. So ang nangyayari kasi, pwede na dito sa bansa na to, kulang yung funds nila, pero dun sa kabilang bansa, sobrang dami naman or merong excess. So kung walang ganong scenario na meron siyang multinational enterprise, pwedeng mangyari is, mangungutang yung nangangailangan ng pondo. Pero again, alam natin na kapag nangungutang siya, magkakaroon siya ng interest rate exposure. Eh gusto nga nating bawasan yung exposure, di ba? So anong pwedeng gawin? Sa global cash netting, sila-sila yung maghihiraman internally. So kung madaming pera yung kabilang bansa, sa kanya manghihiram yung bansa, yung country, ay yung enterprise na nasa kabilang bansa na mas konti yung funds. Okay, so ganoon lang kasimple yung global cash netting. Pinakamaganda dito kasi kung meron kang global CFO, siya yung pwedeng ginawa ng cash forecast para doon sa ating buong organization. So again, sabi ko nga, madali lang to, pero make sure na meron dapat aware tayo doon sa mga legal, tax, and other regulatory implications. Okay? That's for global cash netting. Meron din naman na intercompany lending, very similar doon sa global cash netting na sinabi natin kanina. Dito naman sa intercompany lending, ang difference na long term kasi yung requirement na dito. So ibig sabihin, kung sa global cash netting, mabilisan lang, less than 1 year. Sa intercompany lending, meron siyang gagawing product or meron siyang gagawing investment. Halimbawa, gusto niyang magtayo ng planta. So sa pagtatayo niya ng planta na yun, kailangan niya ng malaking investment. So pwedeng mangutang siya doon sa kabilang company na part pa rin ng kanilang multinational enterprise. Okay? Gets yung difference ng dalawa? Global cash netting at saka intercompany lending. Parehas lang sila ng purpose na nangungutang yung kulang yung funds doon sa kabila na sobra naman yung funds. Ang difference is mas short term itong global cash netting versus dun sa intercompany lending. Na long term yung horizon na tinitingnan. Oops, sorry. Kumbaga yung ano ko.
Nag-slide yung laptop. Wait lang. Okay, going back, let's talk about embedded options. So sa embedded options naman, you use, the company uses debt securities with features such as a call provision to provide debt issuers with an alternative method for managing exposure to interest rates. So ano ba ibig sabihin itong merong call provisions? Kasi pag bumili ka ng debt security na meron siyang call option, ibig sabihin nito, pwede mo siyang bayaran agad in advance. So halimbawa, umutang ka doon sa kabilang company or sa bank, umutang ka sa bank, tapos merong call option siya. So pwede mong bayaran agad para hindi ka na mag-earn ng mas mataas na interest rates. So again, ulitin ko yung example. Halimbawa, yung company, kailangan niya ng funds, so nag-issue siya ng bond na may call option. Ito maas yung interest rates. So para mabawasan yung exposure mo dun sa interest rates, pwedeng i-exercise mo yung call option, meaning babayaran mo na yung bond. Tapos, since bumababa, halimbawa yung hintay mo bumaba yung interest rate, at saka ka mag-i-issue ulit ng panibago. Gets ba yung call option? So, mag-i-issue ka ng bond na may call option. Pag tumaas yung interest rate, pwede mo siyang bayaran na agad. Tapos, mag-i-issue ka na lang ulit ng bond kapag bumaba na yung interest rate. So, di ba mautak ka? Nabawasan mo yung exposure mo doon sa interest rate. Okay, so that's one technique, yung embedded option. Pwede rin naman changes to payment schedules. So, sabi ko nga kanina, ito yung pinaka-simple. So since kailangan mo ng pera, saan ba manggagaling yung pera? Pwedeng baguhin mo yung payment schedule ng mga customer mo. Kung dati nagbibigay ka ng 90 days credit terms, baka pwedeng gawin mong 30 days na lang para at least mas mabilis mo makukuha yung funds. Or the reverse could also be done. Kung halimbawa yung suppliers mo, hinihingan ka ng 30 days lang na credit term, pwede siguro sabihin mo, extend mo naman, gawin mo namang 60 days para at least merong natitirang pera sa'yo. So, hindi mo kailangang mangutang sa labas at ma-expose sa interest rate. Another one is asset liability management. Commonly used to by financial institutions kung saan minamatch nila yung asset at saka yung liability noong company. So, meaning, kung halimbawa yung isang bank, kung marami siyang asset, meaning marami siyang pautang na long term, dapat yung kanyang liability long-term din sa mga time deposit or any investments na mas matagal. Pero kung ang mga assets mo ay short-term lang, dapat yung liabilities mo short-term lang din. Imamatch mo silang dalawa. Ang tawag dun sa practice na yun is gap management. So kasi kung halimbawa, ang iyong liability, yung mga deposits mo ay short-term, tapos ang iyong asset, yung mga loans mo ay long term, ang hirap ng matching. Kasi paano kung nag-withdraw yung mga depositors mo, eh pinautang mo siya ng long term, paano mo yun ibibigay sa kanila? Diba? So para wala kang ganung problema, hindi mo kailangan mangutang para mabigay yung pangangailangan sa funds, i-match mo na lang yung iyong asset at saka liability. Okay? So those are the five methods or techniques that we can use to manage or reduce our interest rate exposure. But then again, sabi ko nga, hindi natin siya totally matatanggal. Kasi lahat tayo nangungutang, lahat tayo nag-i-invest. Kung nasa business tayo ha. So definitely, magkakaroon tayo ng exposure sa interest rate risk. So right now, most likely talagang mas magiging prevalent yung ating exposure sa interest rate. Kasi nga, tinataas natin yung interest rate para hindi masyado malaki yung inflation. So, ang impact noon sa atin is kung meron kang borrowings or kailangan mo ng borrowings, tataas yung interest rate mo. And for you to reduce the exposure, pwede mong gawin yung lima sa pinag-usapan natin kanina, isa dun sa lima. Or, moving forward, you learn to manage your interest rate risk. You can choose to engage in FRA or forward rate agreements. Ano ba yung FRA? So over-the-counter agreement siya between two parties. Para siyang similar
para siyang futures contract na nilalock yung interest rate for a short period of time. So typically 1 month or 3 months beginning at a future date to. So 1 month to 3 months yung FRA. So paano ba ito? Pag sinabing over the counter class, ibig sabihin nito, dahil walang kayo nag-uusap. Yung isa, yung reverse kasi nito is nasa ano, nasa exchange. Meaning mayroong third party na nag-o-organize ng mga pag-uusap ninyo. Pag over the counter, dalawa lang kayo nag-uusap. Okay, so sa FRA, yung borrower bumibili ng FRA para protektahan yung sarili niya against rising interest rate. Yung lender naman, yung nagpapautang, nagbebenta siya ng FRA para protektahan yung sarili niya sa declining interest rate. O diba, sigurista silang dalawa. So ang mangyayari, kung ako nangungutang, syempre ayokong tamaas ang interest rate. So maghahanap ako ng ka-FRA. Ikaw naman, kung investor ka na magpapautang, ayaw mong bumaba yung interest rate. So maghahanap ka rin ng ka-FRA. So i-fix niya yung interest rate. Okay, so an FRA again is an agreement between the bank and a customer to pay or receive, ang tawag dun is settlement money, between an agreed fixed rate or FRA rate and the interest rate prevailing on the stipulated future date or the fixing date based on the notional amount for an agreed period or the contract period. So, kailangan nyo lang tandaan yung mga terminologies na to kasi in the business world, ito yung mga ginagamit nilang terms. So, para hindi kayo malito, settlement money, FRA rate, fixing date, at saka contract period. So, again, FRA, agreement between the bank and the customer, na meron isa sa kanila na magbabayad o makakatanggap ng settlement money. Saan manggagaling yung computation ng settlement money? Siyempre, titingnan nila yung difference nung pinag-usapan nilang FRA rate at saka yung interest rate doon sa fixing date. Kung ano yung difference nun, yun yung babayaran or sisingilin ng either party. Nakakasabay pa? Madali lang yan ah, madali lang yan. Medyo bago lang siguro sa pandinig pero madali lang to. Example, so halimbawa meron tayong company na kailangan niya manghiram ng $10 million in 3 months time. Yung management ng company kinakabahan kasi tumataas yung interest rates. So ang gagawin niya, bibili siya ng 3x6 FRA at 4%. Pag sinabing 3x6, ibig sabihin yan, magsisimula yung term ng FRA 3 months from now hanggang 6 months. So in short, 3 months lang yung term ng FRA. Okay, so pag sinabing 3x6, magka-start siya after 3 months, tapos matatapos siya after 6 months. So ano bang month ngayon? October. So kapag 3x6, magsa-start yung FRA sa November, December, January. Tapos matatapos siya sa February, March, April. So ganun yung 3x6. So ang titingnan natin interest rate doon is yung interest rate ng April. Gets? Gets ba? Tango naman kung nagagets. Mag-nod naman kayo kung nagagets. Simple pa lang yan ha. 3x6. Ibig sabihin ng 3x6, magsa-start yung FRA after the 3 months. On the 3rd month, I mean. And then, matatapos siya on the 6th month. So, for a term of 3 months. So, January to April siya. October tayo nag-usap ha. Okay. So, kung ang interest rate ay tumaas, meaning, nag-agree tayo ng FRA rate na 4%. Tapos, pagdating ng April, hindi na siya 4%. Yung banko, babayaran yung company. Pero, kung kabaligtaran yung nangyari, mas mababa yung interest rate noong April kesa sa FRA rate, yung company yung magbabayad sa bank. I gets kung paano nangyari yung FRA. Kasi nga, diba sigurista silang dalawa? So, kailangan, gusto nila naka-fix yung interest rate. Pero magbabago talaga kasi ang interest rate, lalo na kung volatile yung interest rate activities. So, kapag katapos noong kanilang contract period, titingnan nila yung kanilang interest rate versus dun sa agreed FRA rate nila. Kapag mas mataas yung interest rate versus the FRA rate, yung bank yung magbabayad doon sa customer or doon sa company. Kapag naman kabaligtaran, bumaba yung interest rate, yung company ang magbabayad sa bank. Ang tanong, magkano yung babayaran nila? Eto. So, diba sabi natin ang FRA rate natin 4%.
yung 3x6 FRA 4%. Yung actual na rate noong April naging 5%. So given this, Jessica Magnaye, sino kaya ang magbabayad? Yung bank o yung company? Yung bank po. Very good. Magbabayad yung bank. Magkano yung babayaran niya? Eto. Kinabahan ka, no? Akala mo tatanungin kita. So yung difference ng dalawa, it's 1%. 5 minus 4, 1%. And then, i-compute mo siya prorated. So 90 days yung term, kasi 3 months lang, di ba? So 1% times 90 over 360. Yung 360 minsan sa ibang countries, 365 yung ginagamit ha. Pero sa atin, sa Philippines, 360 yung ginagamit natin. So 90 divided by 360 times 10 million equals $25,000. So ito yung settlement amount. Pero again, since yung settlement amount ay pinag-usapan, pag-uusapan sa simula pa lang, kailangan discounted siya. So present value yung gagamitin. So hindi 25,000 yung babayaran na ang ng bank sa iyo, kundi 24,691.36, which is the present value. Okay? So that way medyo na ano na bawasan yung risk ng company kasi instead na magbabayad siya ng interest rate na 5%, 4% na lang yung babayaran niya. Tapos iko-compensate pa siya ng bank. Sa point of view naman ng bank, okay na din kasi at least hindi sumadsad yung investment ko. Konti lang yung naging expense ko. Yan lang. Versus kung bumaba yung interest rate, manghihinayang naman ako dun sa opportunity loss. Diba? Gets yung concept ng FRA? Okay, so kung gets na, let's proceed doon sa iba pa na mga types ng derivatives. By the way, FRAs can be closed out at current market value. So ibig sabihin, yung current market value yung titingnan natin, hindi yung past. Although yung settlement amount natin is i-discount natin para present value yung babayaran. So since both parties have an obligation under an FRA, closing out na contract involves unwinding it through an offsetting transaction. Not necessarily na kailangan yung 24,000 na pinag-usapan natin kanina ay babayaran in cash. Pwedeng i-offset-offset lang. Pwedeng yung buyer ng FRA, magbebenta siya ng isa pang FRA o yung bank naman, pwede rin siyang magbebenta ng FRA and then bibili ng offsetting FRA para sa resultant gain or loss. So, hindi kailangan cash yung babayaran. Basta isi-settle nyo yung difference. Hindi necessarily maglalabas ng cash. Okay. Now, let's talk about interest rate futures naman. So, tapos na tayo sa FRA ha. Nasa interest rate futures naman tayo. Ano naman yung interest rate futures? These are exchange-traded forwards. Ito yung difference ng over-the-counter na sinasabi ko kanina. Pag over-the-counter, dalawa lang kayo nag-uusap, bank and the company. Kapag exchange-traded, ibig sabihin pumapasok sa exchange yung buying and selling. So parang sa SEC, ganun. Parang sa, ano nga ba yun, yung all financial, yun yung mga types ng exchange. So it's interest rate future is an exchange traded forwards. They permit an organization to manage their exposure to interest rate or fixed income prices by locking in a price or rate for a future date. So ilalock na nila yung price or interest rate for a future date. So syempre dahil exchange traded siya, makikipag-usap ka sa broker, hindi ka diretso makikipag-usap dun sa seller or dun sa buyer, and then you have to pay commissions to buy or sell. And then magkasabi ka kung ano yung margin requirements mo doon sa broker. And then yung broker mag-agree kung reasonable ba yung margin na gusto mo. Hindi kagaya ng FRA, dito sa interest rate future, hindi mo kailangan mag-establish ng line of credit sa bank. Kasi pumapasok ka doon sa exchange mismo. Meron silang clearing house, yun yung magmamanage ng exposure. So kumbaga yun ang magiging sigurista na walang makakatakbo, yung clearing house. Okay? So kasi sa over-the-counter, dalawa lang kayo nag-uusap. Meron kang risk na hindi tumapad sa usapan yung kabilang party. Pero dito, walang ganon. Kasi merong clearing house na nasa gitna noong mga buyers na madami at madami ding sellers. Okay, interest rate futures are... Ay, kailang naulit siya.
Ayan. Interest rate futures may be based on a benchmark interest rate index or fixed income instrument. So may mga index na tinitingnan, pwedeng sa atin yung PSEI, yun yung Philippine Stock Exchange Index. May LIBOR din sa London, yung London Interbank. Nakalimutan ko yung ibig sabihin ng O at saka R. Basta yun yung mga pwedeng interest rate na gamitin nating benchmarks. Okay, so yun yung interest rate futures. So other examples of interest rate futures, let's begin with bond futures. Sa bond futures, this allows investors to hedge existing bond positions or i-replicate yung bond positions without buying or selling the underlying bonds. So hindi mo hindi ka bibili ng bago o magbebenta ng bagong bonds. Ginagamit mo lang siya, parang tactic mo lang para ma-manage mo yung iyong portfolio. Kasi kung nakikita mo nagkakaroon ng changes sa interest rate, kailangan mong ayusin yung position mo para hindi ka naman malulugi as an investor and hindi rin masyadong malaki ang babayaran mo kung ikaw yung borrower. So that's one example of future. So again, a borrower can protect against rising rates by selling a bond's future contracts provided that the contract underlying interest is similar to the exposure. So kung pwede kang magbenta ng futures contract, pero kailangan yung underlying asset, yung bond na yon, kaparehas lang yung interest at exposure. So hindi ko alam kung napag-usapan nyo na sa previous class ninyo, but I'm assuming you're familiar that if the interest rates rise, so baka mababa yung bond ng price, yung gain sa futures contract should offset higher market interest rate. So ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng gain sa contract, yun yung ipambabayad mo ngayon dun sa mas mataas na interest rate. Okay? So kasi kapag tumataas ang interest rate, ang impact niyan sa bond prices bumababa. The reverse is also true. Kapag bumababa ang interest rate, tumataas yung presyo ng bond. Ang sinasabi natin dito is, kapag tumaas yung interest rate, magkakaroon ka ng gain sa futures contract mo. Kasi diba sinet mo yung interest rate ng halimbawa 3% tapos naging 4% siya. So meron kang gain doon sa futures contract. Pero babayaran mo pa rin yung bond. So yung na-gain mo doon, yun yung ipambabayad mo ngayon sa tumaas na interest rate. So yun yung advantage ng paggamit ng bond futures. It serves as a proxy to actual purchases of bond at mas madali yung execution and delivery and potential for reduced transaction cost. So kung meron ka mga long-term bonds, to protect yourselves from interest rate risk, pwede kang bumili ng mga bond futures. Okay, so that's it for interest rate futures. Now we go to interest rate swaps. Ang simple ng mga terminology dito, no? Actually, naiintindihan ko kung na-overwhelm kayo, pero pag naiintindihan nyo na yung concept, ang simple lang yan. So kung kanina ang pinag-usapan natin FRA, ang gagawin mo lang dito, pupunta ka sa bangko, makikipag-agree ka sa kanya na isa-set natin yung interest rate. Kapag nagbago yung interest rate, isa sa atin kailangang i-compensate yung kabila. Depende kung tumaas o bumaba yung interest rate. Yung atin namang interest rate futures, meron kang bond, pero pwede kang bumili ng futures. Yung futures naman, kikita yon kapag tumaas yung interest rate. Yung kinita mo doon, yun yung ipambabayad mo ngayon sa mas mataas na interest rate na babayaran mo. Yung reverse naman, nalugi ka doon sa interest rate, nalugi ka doon sa interest rate future, pero okay lang kasi at least mas mababa yung babayaran mo na interest rate doon sa bond mo, di ba? So ngayon, pwede mo sabihin, bakit ba kasi kailangan pang bumili? Ganyan, nakakatamad naman yung isipin. It's another type of risk management strategy. Pwedeng wala kang gawin, di ba? Pero kung maaalala nyo, dun sa first two sessions natin, pinag-usapan natin, na kung wala kang gagawin, yun yung risk management style mo. Hahayaan mo na lang na dumating sa'yo yung risk. Hahayaan mo na lang na tumaas yung interest rate, babayad ka na lang, or maghihintay ka na bumaba yung interest rate para mas mababa yung babayaran mong interest rate. Again, that's also a valid interest rate strategy. Pero what I'm saying here is, merong opportunities for you to protect yourselves from interest rate risk. Pwede mo siyang hindi pansinin, pero kung meron ka namang opportunity na alisin yung risk na yun sa'yo or ibigay sa iba yung risk, di ba? Mas gusto mong gawin sana yun. Balik natin doon sa COVID exposure. Pwede ka namang hindi mag-mask kasi natatamad kang mag-mask or
bibili ka pa ng mask. Pero pag ginawa mo yun, pwede kang ma-infect, pwede ka rin hindi ma-infect. Di ba? So ngayon, kung pipili ka, magmamask ka ba o hindi, nasa sayo yan. Lalo na ngayon na hindi na required yung mask, di ba? So parang sa interest rate risk, ganun din siya. Pwede kang bumili ng futures contract para maprotektahan yung sarili mo kapag tumaas yung interest rate. Or pwede kang hindi bumili, hayaan mo na lang na tumaas yung interest rate. Kasi mali mo, hindi naman siya tumaas, bumaba pa siya. Diba? Yun yung sinasabi natin dito sa discussion natin about interest rate risk. So another activity na pwede mong gawin is via interest rate swaps. Paano naman yung interest rate swaps? Para siyang related siya sa forwards at saka futures. Ang difference lang nito, yung iba, diba, naka-float, meron dalawang klase ng interest rate. Floating interest rate at saka fixed interest rate. Pag fixed interest rate, fixed siya. So kahit na tumaas o bumaba yung interest rate, hindi mo problema dahil naka-fix siya. Kaso kapag bumaba yung interest rate, lugi ka. Kasi mataas pa rin yung interest rate na binabayaran mo. Pag floating naman, nag-a-adjust yung interest rate. Depende kung ano yung prevailing sa market. Pero again, hindi lahat binibigyan ng floating interest rate. Kasi kung ako yung banko, mahirap din naman na maningil kung monthly papalta natin yung interest rate, di ba? Ang hirap din ng competition. So kadalasan, nag-fix interest rate. Pero meron pa rin available na floating interest rate. Common swaps include asset swap, basis swap, zero coupon swap, and forward interest rate swap. So again, swap is an agreement between two parties to exchange their respective cash flow. So kung meron kang fixed rate payment, pwede mo siyang ipalit doon sa kabilang party na merong floating rate payment. So again, kailangan itong ating mga finance officer, kayo, kapag nasa company na, magaling yung pagkakagawa nyo ng cash forecast. Kailangan alam nyo kung kailan kayo makakolekta, tsaka magkano, at sino-sino yung mga babayaran nyo, at kailan kayo magbabayan. Pag na-perfect nyo na yung paggawa ng ganong cash forecast, makakapag-decide ka ngayon kung mag-a-avail ka ba ng interest rate swap. So again, both parties are obligated by the swap's condition and thus there may be a cost to exit an existing swap. So pag halimbawa sinabi mo, ay ayoko na pala mag-swap, may babayaran kang penalty. Kasi you are obligated doon sa condition ng swap. Depende kung ano yung naging rate, kung kailan ka mag-decide na ayaw mo na. Okay, usually, yung mga borrowers na mas mababa yung credit score, remember credit score dun sa pinag-usapan natin last semester sa credit and collection, sila, meron silang premium. Ibig sabihin, mas mahal yung interest rate na babayaran nila for fixed rate borrowing. So yung organization na yon na mataas ang interest rate, pwede siyang manghiram dun sa merong may mga floating rates. Tapos magsaswap sila, thus the term interest rate swap, para yung kabilang party ay magbabayad ng fixed rate without any change dun sa underlying na debt. Okay, again, we're still talking about derivatives here. Pag sinabi kasi yung derivatives, hindi yung underlying na asset or yung bond yung pinag-uusapan. So merong ibang condition na tinitingnan. So when interest rates are expected to fall, market participants move to floating interest rate. Bakit? Siyempre, kung bumababa ang interest rate, gusto mo, bumababa din yung interest rate mo. Magagawa mo lang siya kung naka-floating interest rate ka. Kasi kung na-fix ka, wala kang gagawin. So again, when interest rates are expected to fall, the market participants move to floating interest rates. And there is a downward pressure on swap spreads. So mas lumiliit yung margin doon sa mga swaps. Yung kabaliktaran naman, when interest rates are expected to rise, mas gusto ng mga participants na pumunta sa fixed interest rates. Bakit? Siyempre gusto mo fixed yung babayaran. So since mas gusto nilang pumunta sa fixed interest rates, nagkakaroon ng upward pressure dun sa spread ng swap. When we say spread, ito yung margin, ito yung kitong, di ba? So kapag mayroong upward pressure sa swap spreads, lumalaki yung presyo ng swaps. Okay, again, ulitin natin ha. Kapag bumababa ang interest rates, mas gusto ng mga market participants na nasa floating interest rate siya. Para nag-a-adjust yung interest rate niya to reflect the lower interest rate. Kapag naman tumataas ang interest rate, syempre yung market participants, mas gusto nila na fixed. Para hindi lalaki yung babayaran nila.
Nagawa tayo ng example. Halimbawa, yung interest rate ni Angeline Gatpandan ay 5%. Tapos, bumababa yung interest rate. Naging 3%. Siyempre, si Angeline, ang gusto niya mangyari, 3% lang ang babayaran niya. Diba? So, mas gusto niya yung floating. Kasi floating yung na-adjust yung interest rate eh. Pero if the reverse is true, 5% si Angeline, di ba? Pero naging 7% yung interest rate. Gusto pa rin ba ni Angeline mag-floating? Siyempre hindi na kasi kung mag-floating siya sa magiging 7% yung babayaran niya. So mas gusto niya ng fixed. Para 5% fixed yung interest rate niya. Doon nangyayari, doon nagkakaroon ng agreement yung dalawang parties na okay, swap tayo. Kasi gusto ko fixed, tapos ikaw naman gusto mag-floating. So doon nagkakaroon ng swapping ng interest, ng assets para ma-swap yung interest rates. Okay? Inaantok na si Patricia. Nag-gets pa kung ano yung pinag-uusapan natin? Okay, let's discuss yung daan na natin na mabilis yung limang types of swaps. So asset swap, it's a swap to transform an asset's income stream. The most popular asset swaps are those that change payments from fixed to floating, and those that exchange a cash inflow in one currency to another currency. So again, gusto mo nga syempre protektahan yung iyong investment, yung iyong asset, kaya maghahanap ka ng ka-swap. Basis swaps naman, this enabled counterparties to change exposure from one benchmark floating rate to another. So maghahanap ka ng kabilang party para palit kayo. Siya na lang yung mag-fix. Tapos ikaw yung magpo-floating or vice versa. This can be used to exploit favorable interest rate differentials between indices. So again, sa example natin kanina kay Angeline, ganun siya. Depende kung ano yung index na tinitingnan mo, doon ka magde-decide kung gusto mo ba ng fixed o gusto mo ng floating. Naiintindihan pa natin so far. I understand medyo bago yung mga concept ha. Pero again, balik tayo dun sa sinabi ko kanina na simple lang to. Pinapasimple ko yung explanation para mas maintindihan mo. Tapos, again, pwede kang walang gawing ganito. Pero kung gusto mong maging isang intelligent and profitable finance manager in the future, kailangan aware ka dito. Kasi kung hindi, yung company mo, exposed lalo na ngayon na tumataas yung interest rate. Diba? Wala kang choice kung hindi mo ito gagawin. Ang taas-taas ng interest rate na babayaran. Pero, kung familiar ka sa mga derivatives na ito, pwede kang pumosisyon. Makikipagpalit ka dun sa iba na willing naman. Okay, another example of swap is the zero coupon swaps. It consists of one payment at maturity comprising principal plus all interest. Pag sinabing zero coupon, kung 5 years yung term ng bond, lahat ng interest, marireceive mo on the 5th year. Kasi kapag coupon bonds, every year, meron kang marireceive na coupon eh, or interest payments. Pag zero coupon, at the end of the term mo po siya lahat marireceive. So, pag sinabing zero coupon financing naman, this is desirable but difficult to obtain from a lender. Kasi syempre, wala namang may gusto na at the end of the term ka pa magbabaya, di ba? So, an alternative is to borrow in another cost-effective way and use a coupon swap to synthetically create the zero coupon debt. So again, so kung ang asset mo ay zero coupon bond, ang tagal mo pang makakakuha ng interest rate. After 5 years pa, for example, di ba? Eh gusto mong kumita. So pwede kang kumuha ng zero coupon swap para at least nakukuha mo na yung interest rate mo. Tapos meron kang underlying asset, which is yung zero coupon bond mo. Sabay pa. Masahin niyo ulit kung hindi masyadong naiintindihan. And then, I'm opening my lines. Pwede kayo mag-message sa akin kung meron kayong questions. Ang napapansin ko lang, ang mga questions na palagi, yung mga simple. Hindi mabuksan yung quiz. Hindi makita yung ganito. Medyo, ano naman, medyo class-related naman. Pwede mo akong tanongin kung anong difference ng basis swap at saka ng FRA. Yung mga ganun sana. Huwag yung hindi ko po mabuksan yung quiz. Kailan po ba yung pasahan ng ganito? Again, mas gusto ko yung mga ganong questions kaysa dun sa mas simple kasi ano siya, pwede mo naman siyang tingnan dun sa ating outline. Pero anyway, sinasagot ko pa rin naman kahit ganon yung questions. Another type of swap, forward interest rate swaps.
It allows hedgers to arrange a swap in advance of requirement. So bago ka pa magkaroon ng requirement, maghahanap ka na agad ng ka-swap. Ganun ka kasigurista. Ayaw na ayaw mong masaktan sa interest rate. So maghahanap na agad yung mga borrowers, ng mga investors na pwedeng makipag-swap sa kanila. Kasi nag-a-anticipate or umaasa sila na magtataas yung interest rate. Ngayon kung actually admittedly, these types of financial instruments, hindi pa siya masyadong sikat sa Philippines. Kukunti pa lang ang gumagamit dito sa Philippines. Ang mga nagaganto usually, mga multinational enterprise, mga Coca-Cola, Colgate Palmolive, kasi sa ibang bansa, prevalent na ginagamit nila. Dito sa atin sa Pilipinas, hindi pa masyadong ginagamit. Pero slowly, may mga nagsastart ng gumamit, lalo na, eto chismis to, lalo na kung yung business, ang nagmamanage na ngayon is yung anak. Diba, inumpisahan ng parents, tapos ipapasa doon sa anak. Eh yung anak saan nag-aral? Sa Harvard. O kaya sa London School of Economics. So pinag-aralan niyo doon. Pagdating niya ng Pilipinas, marirealize niya na dapat pala may ganito. So yung mga ganong types of companies ang nag-a-avail ng derivatives sa Philippines. Pero admittedly, hindi po siya ganun ka-complex at sophisticated kagaya ng sa ibang bansa. Pero as students of finance, kailangan alam natin to. Para pagdating natin doon sa real world, familiar na tayo. Kasi nakikita ko yung tumatakbo sa isip niya na parang, ano ba to? Kailangan bang pag-aralan to? Ang hirap-hirap naman. Yes. And kung hindi ako naging teacher niyo dito, baka iba yung topic niyo. So, kumbaga, this is the only time na mapapag-usapan natin itong ganitong discussion. Okay. Again, interest rate swaps must be settled at market value para maputol na yung swap. And the market value of a swap at any time after its commencement is the net present value of future cash flows between the counterparties. So para isarado or i-terminate ng interest rate swap, kailangan yung market value ang gagamitin using the net present value of all future cash flows. So para ma-terminate siya, kailangan mag-settle muna. Okay. By the way, there are several ways to alter or eliminate an existing interest rate swap. Pwedeng offsetting, palitan na lang ng swaps, or pwedeng i-cancel dahil magbabayad ka na lang ng lump sum. Pwedeng i-extend, meaning extend natin, avail pa tayo ng panibago. Kumbaga, dapat tapos na siya today pero ayaw mo pang tapusin, pwede mong i-blend and extend. Or pwedeng ipasa mo sa iba yung swap. So these are the different ways in which you can eliminate yung existing mong interest rate swap. Okay, kaya pa? To recap, ang mga pinag-usapan natin ngayon about interest rate risk is yung first part, pinag-usapan natin kung ano yung mga pwede natin gawin para mabawasan yung exposure sa interest rate. Yung second part na pinag-usapan natin, nabawasan na natin yung exposure, kaya lang, meron pa rin risk. So ano yung pwede natin gawin? Yung mga sinabi ko kanina, na kumuha tayo ng interest rate swaps, interest rate options, or pwede rin naman natin pag-usapan, pwede rin natin gamitin yung iba pang types ng interest rate options. Caps and floors, interest rate collar, swaptions, and exchange traded options. So let's start with ano ba yung definition ng options. Pag sinabing options, one party pays, willing siya magbayad to reduce or eliminate the risk, while the other party accepts the risk in exchange for option premium. Para siyang insurance ng sasakyan, di ba yung mga options. So magbabayad ka ng insurance para kapag nabangga ka, yung insurance company ang magpapagawa ng kotse mo. So ganun siya. So magbabayad ka para yung risk, hindi na sa'yo, nandoon na siya sa insurance company. Ganun din sa interest rate option. One party pays to reduce or eliminate the risk, pero yung binayaran niya, tatanggapin niya yung risk. Okay? Pricing. Ano ba yung pricing ng interest rate options? Depende yan. Kung gaano katagal, yung expiry, depende sa strike rate, ano ba yung rate na pinag-usapan nyo, and ano yung movement ng interest rate na tinitingnan nyo, kung saan mang index yan. Saan nakadepende yung price? Sa insurance naman, saan nakadepende yung price doon kapag sa car insurance? Nakadepende siya doon sa model ng kotse. Nakadepende siya kung gaano katagal na yung kotse. Diba? So mas bago yung kotse, mas mahal yung kotse,
mas mataas yung insurance na babayaran. Ngayon, kapag mas luma na yung kotse, tapos yung model niya hindi masyadong mahal, you can expect na mas mababa yung babayaran mo insurance. Okay, kino-compare ko lang siya para mas maging relatable sa inyo. Pero nakaka-relate ba dun sa insurance ng kotse? Meron ba kayong health insurance? Or sa family niyo merong may health insurance? Ganun din yun. Kapag mas tumatanda na ang mga i-insure, mas mahal na yung babayaran. Kung bata pa, mas maliit yung babayaran. So, pagka-graduate nyo at meron na kayong work, trust me, maraming lalapit sa inyo ng mga insurance advisors. Bili kayo habang mas bata pa kayo. Kasi mas bababa yung babayaran nyo. Pag umedad kayo ng mga 30s, 40s, mas mataas na. Kapag 50 ka na, tapos saka mo palang gagawin, wala na, mahal na siya. So kapag ganun, ang ginagawa ng mga insurance life advisors, ang ino-offeran na nila yung anak ng 50 years old. So si 50 years old yung magbabayad, pero yung insurance para dun sa anak. Para mas mababa yung babayaran ng premium. Okay, so nirelate ko lang yung interest rate options kasi ganun din siya. Yung interest rate options nakadepende sa term to expiry, strike rate, and volatility ng reference interest rate. So kapag, syempre kapag volatile yung interest rate, mas mahal yung interest rate options na gagawin mo. Again, if the underlying rates move kapag gumalaw siya, pero hindi naman ganun kalaki yung ginalaw ng interest rate, yung option pwedeng hindi mo na siya gawin. Pwede mo na siyang ipa-expire. Yung option kasi, it's an option. Pwede mo siyang gawin, pero hindi mo siya obligation. So, kumbaga parang, okay, yung parang sa insurance, sa insurance ng kotse. So, hindi mo siya pwedeng i-avail kung hindi naman nasira yung kotse mo. Or pwedeng halimbawa nagasgasan ka, pero maliit lang nagasgas, pwedeng hindi mo na ipa-insurance. Pero kung sobrang laki ng bangga, ipapa-insurance mo talaga yon, di ba? Yun yung sinasabi natin dito that if the underlying rates move but not enough to make the option worth exercising, pwede mong ipa-expire na lang yung option. So, pwedeng merong potential loss, pero pwede rin namang ang loss mo dun is yung, ano mo, yung binayaran mong premium. Going back dun sa car insurance, pwedeng hindi mo i-exercise ng insurance kasi ayaw mo siyang gamitin, ang loss mo dun is yung binayaran mo na insurance. Pero again, kung halimbawa nagpagawa ka ng kotse, buenas ka kasi nabawi mo siya. One example, yung sasakyan ko dati, mga 5 years ago, meron akong biniling insurance, 17,000 yung binayaran kong insurance. Mahal, di ba? Eh, nabangga ako. Magkano yung pinagawa? 50,000. So, masaya ako. Kasi 70,000 lang yung binayaran ko, pero 50,000 yung expense kung pinagawa yung sasakyan. Pero, yung mga sumunod na taon, bumibili pa rin ako ng insurance, bumababa siya kasi diba nagluluma yung kotse. So, yung 17 ko, naging 15, naging 14, naging 12, pero hindi ko siya in-avail kasi thankfully, hindi naman ako nabangga. So, yun ang iisipin mo, gusto mo bang mabangga para maka-avail o hayaan mo na lang na mag-expire yung insurance. Ganun din yung option, ay ganun din yung concept ng interest rate options. Okay? So, yung buyer, meron siyang control over its exercise. Pwede mo siyang gamitin, pwedeng hindi. Kinukuha mo lang siya talaga to protect yourself from changes in interest rates. Okay, so, some examples of interest rate options. First, yung caps and floor. Pag sinabing caps, ito yung agreement between two parties kung saan yung isang party nagbabayad siya agad ng interest rate. Tapos, yung floor naman, kabaliktaran, the payment is made if the interest rate is below a predetermined level. So, the party that benefits if the interest rate exceeds or falls below a predetermined level is called the buyer and the party that must potentially make payments is called the seller. So, merong dalawang nag-uusap dito. Mag-a-agree sila ng interest rate. Yun yung predetermined rate. Ngayon, after a certain period, say 6 months, kung ano yung naging changes doon sa interest rate, doon nila malalaman kung sino yung magbabayad. Diba? Kung mas mataas, kailang, nagiging cap siya, yung magbabayad, yung buyer. Kapag naman yung reverse, yung seller, yung kabilang party, yung kabilang party yung magbabayad.
Okay, so ganun lang yung notion doon. So meron kayong interest rate na pipiliin after 6 months or other time horizon, kapag nagpalit na yung reference rate, mag-uusap kayo ulit kung sino yung dapat magbayad. So example, a US manufacturer borrows by rolling over short-term debt every quarter. So nangungutang siya every quarter. Pero since, sorry may typo, pero since tumataas yung interest rate, bumili yung company ng interest rate cap to cover its $10 million floating rate debt. Yung cap strike rate is 5%. The reset period is quarterly and the reference rate is the LIBOR. Ito pala ibig sabihin ng LIBOR, London Interbank Offered Rate. Okay, so yan yung basis nila ha. Tapos ang strike rate ng cap niya is 5%. Sa first rollover, tapos sa cap date, after ng one quarter, kasi quarterly yung reset period, di ba? Yung average reference rate is 4.25%. So dito, walang gagawin yung company. Kasi mas mababa yung interest rate, yung reference rate, kesa doon sa strike rate na 5%. So wala siyang gagawin, pwede siyang mangutang ulit at lower market rates. And the cap will remain for subsequent rollover dates hanggang sa mag-expire siya. Ngayon, yung second rollover niya, after the next quarter, tumaas yung interest rate, naging 5.65. Pag tumaas yung interest rate, yung company will be reimbursed by the bank for the difference between the cap strike rate and the reference rate. So halimbawa, 91 days yung period. Ang computation niya, yung 10 million niyang utang multiplied by the difference, 5.65 minus 5%, multiplied by the number of days, 91/360. So the resulting amount, ito yung babayaran ng bank sa company. Parang sa insurance, di ba? So ganun siya. Gets ba? Nakakasabay? Uy! Kaya pa? Actually, very similar lahat ng concept ng lahat ng pinag-uusapan natin. Iba't iba lang yung term. So hindi ko alam kung sino naka-invento ng mga to ha. Pero maganda siya kasi nasi-spread yung risk. Meron kang opportunity na bawasan yung... Kasi imagine, kung itong US manufacturer na to, hindi siya nag-avail ng cap. So, last time, 4.25 lang yung binabayaran niya. Eh, after one quarter, naging 5.65. Magkano impact nun sa 10 million? Ang laki, di ba? So, ngayon, since nag-avail siya ng cap, hindi lang siya nakatipid, ni-reimburse pa siya ng bank. Kasi yun yung agreement nila. Sa floor naman, yung kabaligtaran, yung mas mababa. Pang investor siya usually. So, syempre, ayaw mong bumaba nang bumaba yung investment mo, yung interest rate sa investment mo. So, mag-a-avail ka naman ng floor. Pero again, pwede mong gamitin, pwedeng hindi. Yun yung caps and floors, di ba? So, kagaya doon sa first example natin, 4.25, hindi ko gagamitin. Kasi, mag-a-avail na lang ako ng panibagong loan na mas mababa yung interest rate. Pero pag tumaas yung interest rate, kailangan ka i-reimburse ng bank. Okay, ngayon meron naman tayong tinatawag na interest rate collar. So kanina, cap and floor, meron naman tayo ngayon collar. So relatively low cost interest rate risk management strategy. Gumagamit pa rin sila ng derivatives para i-hedge yung exposure ng investor sa changes sa interest rate. So ang nangyayari sa interest rate collar, sabay na bumibili ng cap at nagbebenta ng floor on the same index, same maturity, same amount. So pinoprotektahan mo yung sarili mo na doon sa changes sa interest rate. Kasi bumili ka na ng cap, bumili ka pa ng, nagbenta ka pa ng floor. So protektado ang protektado ka. So mas ano to, mas a low cost na strategy, yung interest rate collar. Tapos meron tayong tinatawag na swaptions. Swaptions is a swap option. So naalala niyo yung kaninang interest rate swap? Ginawa siyang option din. So di ba sobrang complicated na. Pero sobrang exciting kapag na-master niyo to. Yayaman kayo dito. Trust me. Pero don't ask me how ha. Kasi kung alam ko, itinuro ko na sa inyo. Pero if you become really interested in derivatives, maraming yung mayaman dito. Kasi wala kang ginagawa dito. Iba to sa stock exchange ha. Yung stock exchange kasi mag-iintay ka ng movement ng stocks eh. Dito, hinuhulaan mo yung movement ng stocks tapos pumupusta ka doon. Pag tama yung pusta mo, kita ka agad. Hindi ka kumita sa stocks ha, kumita ka doon sa fact na tumaas yung stocks.
in the sa example natin, since interest rate ang pinag-uusapan natin, hindi ka kumita doon sa interest rate na binayaran ka ng interest rate, ha? Kumita ka kasi tama yung naging position mo. Natataas yung interest rate. Okay? Swap option is a swap swaption or swap option refers to an option to enter into an interest rate swap or any other swap. Yung pinag-usapan natin kanilang different types of swap. So in exchange for an options premium, the buyer gains the right but not the obligation to enter into a specified swap agreement with the issuer on a specified future date. So again, swaptions are over-the-counter contracts at hindi siya standardized kagaya ng mga equity options at saka futures contracts. Okay, mayroong dalawang klase ng swaption. Pwedeng payer swaption. Sa payer swaption, the purchaser has the right but not the obligation to enter into a swap contract kung saan sila yung nagiging fixed rate payer and the floating rate receiver. Yung receiver option naman, opposite nito. Yung purchaser, yung bumili, they have the option to enter into a swap contract where they will receive the fixed rate and pay the floating rate. Okay. May iba't ibang klase ng swaption. Actually, ito, good to know lang. Pag sinabing Bermudan swaption, ibig sabihin yung purchaser pwede niyang i-exercise yung option on a predetermined specific set of dates. Pag European naman, pwede ka lang mag-exercise ng option sa expiry. Kapag naman American swaption, ito yung pinaka-flexible. Any day between the origination ng swap hanggang sa matapos, pwede mong i-exercise yung option. So again, it gives you the right but not the obligation. Pwede mong gawin, pwede mong hindi gawin. Okay? Exchange traded option. This one naman is a standardized derivative contract. So pwedeng bumili kung mayroong call option or magbenta kapag put option. Set quantity of specific financial product on or before a predetermined date for a predetermined price. So ito yung option na pwede mong piliin. Yung sinasabi ko kanina na pag tumataas yung interest rate, bawiin mo na lang. Kapag bumababa yung interest rate, pwedeng reverse yung gawin mo. Pwedeng ibenta mo siya. Okay? Pag bagging kasi, ibig sabihin, ikaw yung nag-issue ng bond, gusto mo siyang bawiin. So, pag nangyari yon, babayaran mo na, tapos since bumababa yung interest rate, mangungutang ka ulit. Mas mababa na yung interest rate. Yung put option naman, kabaligtaran. Pag bumababa yung interest rate, ayaw mo nun kasi bumababa yung kinikita ng investment mo. So again, since these are options, meron ka lang right to exercise pero hindi ka required na gawin siya. So this type of option, they attract investors kasi sa exchange to nagpapalitan. Merong guarantee, merong clearing house. Hindi siya over the counter. So kumbaga parang pag merong changes sa interest rate, nagdadagdag bawas na agad sila dun sa clearing house para pagdating ng settlement date, sure ka na merong pambayad yung kausap mo. So mas attractive to of course sa mga investors kasi hindi siya lulukohin or sure siya na may ma-receive siya. Okay, so that ends our module for this morning. Kamusta ang pakiramdam nyo? Nilagnat ba kayo?